The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain. And after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Today we celebrate the Solemnity of All Saints, or All Saints Day. Meron pa rin po bang nalilito kung araw ng mga patay ngayon? Ay, siguro naman wala na po. Ano? Oh, All Saints Day. Bukas po yung araw ng mga patay. All Souls Day. And we remember all the saints. We remember. Remember your special and favorite saints. But don't also forget our very own saints, our Filipino saints, Saints Lorenzo Ruiz and Pedro Calungsod. So for this reason, our readings for today, every reading, describe and tell us who are the saints. All our readings today tell us and describe who are the saints. In our first reading, Saint John had a vision of heaven. Nagkaroon siya ng pangitain kung ano ang itsura ng langit, where he saw people wearing white and everyone was praising God. Sa langit, nakaputi ang lahat. Sino nagsabi nun? Oh, si Saint John. It is written, people were wearing white and praising God. They have marks. May mga tanda daw, no? Anong tanda yon? Nothing was said. Basta may tanda. No? So kung meron kang tanda, whatever it is, pare-pares daw. May mga tanda. And someone asked, an elder asked, "Who are they? Sino yung mga yon?" Saint John answered, "These are they who have come out of the great tribulation." Again, "These are they who come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Sa Tagalog, sila yung mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nililinis o nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Sino yung mga yon? Yung mga nakaputi? Sino yung mga nagpupuri sa Diyos? Yung mga napagtagumpayan
ang pag-uusig. Yung mga nilinis nila yung kanilang damit gamit ang dugo ng kordero. Sino yung kordero? Si Jesus. Si Jesus. They use Jesus to make themselves clean and white. In our responsorial psalm, we said a while ago, Lord, this is the people that longs to see your face. What does it mean? Saints are the people who wants to see God. People who want to see God. Do you want to see God? If you want to see God, then you are nominated to be a saint. The first, those who overcame tribulations, napagtagumpayan ang lahat ng hirap at pag-uusig. Naghihirap po ba kayo ngayon? Kapag napagtagumpayan nyo yan, you are nominated to be a saint. Oh, let's go to our second reading from the letter of St. John. In our second reading, St. John tells us that saints are children of God. Are you children of God? Anak ba kayo ng Diyos? Well, we are all here. Because of our baptism, we become children of God. So if you are a child of God, you are nominated to be a saint. Meanwhile, Saint Matthew enumerated the Beatitudes, which tells us that all saints are the ones who lived out the Beatitudes. And what are the Beatitudes? Jesus emphasized those who are poor in spirit, those who mourn, those who are meek, the hungry and the thirsty, those who have clean hearts, those who are peacemakers, those who are persecuted for the sake of righteousness, and those who are insulted. Jesus said, they are all blessed, for their reward will be great in heaven. Lahat ng mga iniinsulto, nalulumbay, nalulungkot, nagugutom, inaapi, lahat ng mga yan, pinagpala, pagpapalain, at may gantimpalang naghihintay sa kanila sa langit. You know, in all these, isa lang po, isa lang yung pwede mong tandaan if you want to be a saint, or at least if you want to be in heaven. What is that? Those who have clean heart. Clean heart. Remember that. Why? Why clean heart? Because Jesus said, blessed are those who have clean heart, for they will see God. Only those who have clean hearts can see God, will see God. So kapag hindi mo makita ang Diyos, check your heart. It might not be clean. Because only people who have clean hearts can see God. So all these tribulations, St. John is telling us that the saints overcame them, and they did it by choosing to be good. So we realize that saints are not far from us. They had struggles. They had tribulations too. Hindi sila iba sa atin. Dahil sila ay nasaktan at naghirap din. Nagdusa at nawalan. Nagutom at nauhaw din. Sila ay santo dahil pinili nilang harapin ang mga ito ng may kabutihan sa kanilang puso. Ilan sa atin, kapag nahihirapan, hindi gumagawa ng kasamaan. Ang dali, kapag naghirap o nagipit, ang daling magmangupit
Kaya nga maraming nanguhold up pag nahuli, ginawa ko lang naman yun kasi may sakit ang nanay ko. Katwiran ba yun? Kapag ba nahirapan, pwede nang mangdaya? Kapag ba nagipit, pwede kang mangupit? Ilan sa atin yung nahirapan pero hindi gumawa ng kasamaan? Ilan ang piniling masaktan kaysa makasakit? Madami yan. Meron ako narinig isang nanay, no, sa eskwelahan, no, umiiyak yung anak niya. Sabi, bakit ka umiiyak, anak? Nay, sinapak ako nung classmate ko. Oh, ba't ka umiiyak? Sapakin mo din. Galing ng nanay, no? Ganun ba yon? Ilan sa atin yung kayang masaktan, pipiliing masaktan kaysa makasakit? Sino ang kayang magutom o mauhaw para mabusog ang iba at makaramdam ng pagkapawi ng uhaw ang iba? Maraming gutom ngayon, maring hindi sa Maynila, sa Batanes, nasalanta sila. Pero ilan sa atin ang pipiliing dumukot? Hindi na lang ako magmamakdo ngayon. Ibibigay ko na lang ito sa mga gutom. Ilan sa atin ang pipiliing ganon? Sino ang mananatili sa kapayapaan sa kabila ng kaguluhan? Who will choose peace despite chaos? Yung kapag ang gulo ng lahat, you will still choose peace. What is peaceful? And you will make peace. Ang dali magdahilan kapag nahihirapan, kapag nahaharap sa pagsubok, para bang meron tayong lisensyang gumawa ng masama, para bang may lisensya tayo na gawin ang gusto natin. Pero ang mga santo, sila ang napagtagumpayan ang pagsubok gamit ang kabutihan. My dear brothers and sisters, saints are humans who are exemplified in goodness even when they are tested. Amen.